Tuloy na ang pagtatayo ng $500 million mega casino resort sa isla ng Boracay. Kasama ang mga kinatawan ng Pagcor, Leisure and Resorts World Corporation at Galaxy Entertainment Group, napirmahan na ang provisional license para rito. Sa susunod na taon, target na masimulan ang 23 hektaryang proyekto na may 250-bedroom hotel sa barangay Manok-Manok. We are allocating $500 million for the whole project. It's going to take 3 years to develop. Right now, the revenue estimation would be around, I would say, in the $100 million per year. We've seen the plans, and we think that they would be able to sustain and maintain an environmental friendly resort. Agosto noong nakaraang taon nang mag-apply ng provisional license ang Galaxy, ang foreign investor na siyang magpapatayo sa casino resort. Nakipagbulong din sila kay Pangulong Duterte noong Disyembre. Sa isang text message, nilinaw ni DENR Undersecretary Ipat Luna na wala pang ini-issue environmental compliance certificate para sa itatayong casino. They'll start constructing next year. It will take them 3 years to complete. The whole maximum period that is being proposed for the closure of the island would have already been finished. Ayaw pa magkomento rito ng Department of Tourism, ang lead agency na tumututok sa rehabilitasyon ng Boracay. Pero ilang mambabatas na ang kumikwestiyon sa proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, matagal nang nabili ang lupang tatayuan ng casino. Malayo rin daw ito sa Central District na tinukoy ng DENR na maraming problema. Samantala, tuluyan ang ipinagiba ng lokal na pamahalaan ang Boracay West Cove. Noong nakaraang linggo lang nang ipasara ito dahil sa kawalan di umano ng business permit. Wala rin daw itong building permit dahil itinayo ang resort sa no-build zone. We were given the right and the authority to occupy the area and build structures for tourism purposes. And that's the reason why we held on to that document. Naghain na sila ng petition for temporary restraining order para pigilan ang demolisyon pero wala pang desisyon ng korte dito. Nagpapatuloy naman ang water sampling sa Bulabog Beach. Ito ang beach na tinukoy ng Pangulong Duterte na cesspool o tapunan ng dumi dahil tagos sa dagat ang isang pipeline na naglalabas ng wastewater. To ensure na ano ng water quality ng dagat natin doon. Patungkol sa rekomendasyong ipasara ng hindi bababa sa isang taon ng Boracay, susuportahan daw ni Pangulong Duterte ang anumang magiging rekomendasyon ni DILG-OIC Eduardo Anyo sa rehabilitasyon ng Boracay. Whatever is your decision, I will support you. Bahala ka. You just make the recommendation. And if I find everything that is all right and in consonance with the Tritsuna, sabi niya it will take about something like 6 months. They do it. Ang lumelebel sa ganda ng Boracay na Nakpan Beach sa El Nido, Palawan, nadiskubring may paglabag din. Matapos ang inspeksyon ng DENR, napag-alamang nasa rural land ang Nakpan Beach. Ibig sabihin, 25 meters dapat ang easement zone mula sa dagat. Boracay of El Nido kung tawagin ang Nakpan Beach dito sa Barangay Bocana. Pero para hindi raw matulad sa mga problema ng Boracay, umaksyon na ang barangay. Wala pa mang notice mula sa DENR, sumulat na ang Barangay Bucana na magsiurong mula sa Aplaya ang mga struktura. Iniisip namin yung kapakanan ng aming lugar na sana iniisip namin na magiging malinis ang aming beach katulad ang aming dagat. Iniingatan namin na hindi matutulad sa ibang lugar na yun ay marumi. Sabi ko kahit anong oras, pwede ilipat. Basta sabay-sabay. Maglipat lahat, lipat sila doon, lipat din kami. Salima Refran, GMA News.